Hello. Andito na naman po ako. Ayun po. Nagpapakita lang ako sa inyo kung gaano kaganda yung view dito sa amin pag umuulan. Kahit umaaraw na ng konti, pero nakikita nyo foggy pa rin siya. Kanina yan, paglabas ko ng bahay kanina umaga, 30 minutes ago, zero visibility. At least ngayon, nakikita na namin ang bundok. So, eto po, pasensya na kayo kung medyo nagmo-moist yung kwan ko, yung salamin ko, dahil mainit po yung katawan ko at the same time malamig sa labas. Kaya ganun po, kaya huwag kayo magtaka kung bakit nagmo-moist yung salamin ko. So, yun. Welcome. Please come with me again in my morning walks. We'll discuss hot issues of the day while I'm taking my morning walk, na kung saan medyo mas klaro ang pag-iisip ko sa mga bagay-bagay. Oh, another view po ng fog natin covering the mountains. So ayun, ang issue natin ngayon, ang dami po eh, from the Russian kwan to yung pill health. Pero yung medyo ito po nakakabahala, itong Russian po eh, kasi alam nyo naman po, ako ay isang communicator, public relations executive, na ang kliyente na ay mga dating mga presidente, senators, congressmen, mayors, at mga korporasyon naman. Ang nakikita po natin, hindi lang pabago-bago, inconsistent. Pagkatapos medyo parang dinadaan lang po sa biro eh. Hindi natin alam kung biro ba or binigibigyan ba tayo ng gaslighting or red herring. Yung po, itinatapon tayo ng mga issues na hindi naman po talaga nakakatulong sa COVID, at hindi naman po nakakatulong sa bayan, tulad ng gasolina. Pagkatapos eto na naman yung vaccine galing Russia. Una po sinabi ni presidente na magpapa-volunteer daw siya, mauna daw siya sa pagbo-volunteer sa vaccine, yung tawag na Sputnik 5 ng Russia. Lumalabas, hindi pala ito tested ngayon. Kumambyo na naman yung Malacanang. At sinabi na naman na kuha na naman daw. Baka May na naman, next year. Meron rin sinasabi, dahil sa age ni Presidente, baka hindi naman siya pagbibigyan ng vaccine company na itest, dahil nga advanced age na siya. So, 70s na ata siya. So nakikita nyo po yung clearer view ng kwan, pero hindi talaga makita. Okay, yung fog lang. So ganun po, hindi naman siya pagbigyan ng company, kasi kung namatay siya, syempre masisira yung produkto. At dapat po tinetest ito yung tamang age lang, na may survival, may chance of survival naman. Kahit ako po, hindi ako pwede dyan kasi may heart problem ako, kaya kailangan ko maglakad. So yun po, may mga construction work pa dito. Nalilihis po eh, kasi ang dapat, tatlo lang talaga i-concentrate natin ngayon, wala nang iba po, wala na talaga iba. March ko pa po sinasabi ito, mass testing, contact tracing, isolation and treatment of the infected. So far po, ang meron lang tayo treatment, pero pati yun palpak pa, kasi kung nakikita nyo sa Facebook, yung anak ng isang frontliner na namatay, sinasabi sa kanila 300, yung pala after mga kaltas 60 a day na lang, and yet namatay po yung nanay niya sa 60 a day. So illusion lang po yung sinasabi tulong ng gobyerno. So saan na napunta yung 2 billion
utang nila, 2 trillion utang para daw sa panglaban sa COVID. Yung mga quarantine centers, last month lang sinimulan gawin. Yung mga contact tracing, sinabi ng DOH kahapon na in-advise nyo yung mga tao na ng DOH na huwag mahulog sa mga scam na mga may contact tracers ng DOH, kasi sa totoo daw wala silang contact tracer. Patay! from March until now, wala pa tayong contact tracing. E paano natin malaman kung sino meron, sino wala? Wala na nga mass testing, wala pang contact tracing. So ibig sabihin, kahit yung ako, for example, na-test na ako ng positive, hindi pa rin nila gagawa ng hagbang para i-warn lahat ng mga kilala ko na nagkasama ko, huli ko nakasama, para mag-test na rin sila at hindi na rin sila umikot-ikot. So, ang totoo lang po, hindi po tayo may kasalanan sa sitwasyon natin ngayon. Huwag na nyo po i-blame yung sarili nyo. Kasi po, kung maalala nyo, from March, ito po, dati may bundok dyan, makikita pa naman konti. Ngayon, nakukubli na talaga. From March to May, kasama pang June, we really followed generally majority of the population. May study pa nga po, world study, na sa lahat ng tao sa mundo, Pilipino ang pinakamasunurin sa mask, sa pagsuot ng mask. So ibig sabihin, sino po gusto mamatay? Lahat po tayo takot mamatay. At tinan niyo ang ganda ng view doon, no? May subdivision rin po doon na minsan doon rin kami naglalakad. Although ngayon hindi ako pumunta roon dahil zero visibility ko po kung may mangyari sa akin. May mga guardia naman umiikot, pero syempre umiiwas na lang tayo, baka madulas o ano. So, yun po. Wala pa po. So, yung ibang bansa, March pa nila ginawa lahat ng itong tatlong prinsipyo na ito. Pero tayo wala. Nabguluhan tayo doon sa ABS-CBN, sa anti-terror law, sa pag-aresto ng mga critics. Pagkatapos sa ngayon naman, haabulin naman yung mga telcos. Pagkatapos, death penalty. Tapos, kung mahalata nyo po, may isang newspaper na hawak ni Bongo at saka ni pinipilit po, pinofloat yung issue ng Saba. Nakakatuwa talaga po. Kukunin natin yung Saba. Pagtatawa na lang tayo ng mga Malaysian, dahil po, sasabihin nila, mga tangina nyo, hindi nyo nga nagawang protektahan o labanan lang man yung China kahit sa legal na pamamaraan. Kami pa, ngayon sasabihin naman daw, sige, dalhin daw natin yung issue ng Saba sa Court of Arbitration sa The Hague, na nabisita ko rin na rin po, na maganda talagang lugar, no? Hindi nga natin nirespeto yung desisyon ng The Hague noong 2016 na binibigyan sa atin yung or kung saan nanalo tayo sa claim natin sa West Philippine Sea Islands. Tinalo natin ang China. Ngayon, babalik na naman tayo doon para sa Saba. May pagka-kwan rin po ata. Weird itong gobyerno natin. So, yun po. Ngayon, nasa MECQ tayo. Tapos, meron naman daw announcement si Presidente. Ano naman QQ. May bagong pangalan na naman inimbento. Hanggang dyan lang po tayo magaling. Imbento ng pangalan. Yung ibang lugar po, wala silang nag-iimbento ng pangalan. Sa kanila, kung lockdown. Pero importante sa kanila, mass testing, contact tracing, at isolation. Yun lang. Hindi sila nag-MECQ, GCQ, EQ, whatever, banana Q. Ngayon, meron daw po bagong pangalan. Dyan magaling yung mga general, magumawa ng mga pangalan. Wala naman effect. Wala naman nangyayari. So, yun nga po.
matatapos na MECQ, babalik na naman daw sa GCQ, pero wala pa rin pagbabago sa strategiya. Yoyo pa rin po, your own, kanya-kanya tayo lahat. So mag-ingat na lang po tayo. As usual, please, kung di pa kayo miyembro ng page ko, I'm Armandine Nocum, please subscribe to the Vlogcaster Armandine YouTube channel para makakuha po kayo ng mga exclusive at insightful at malalim na mga balita na hindi nyo nakikita sa media. Salamat po.